It comes tinding sa wakas. Okay. What needs to happen. See, this router needs to come off, and then I have to modify this carriage, this carrying plate, and then install the new spindle. And also, probably need to modify my controller, my controllers. Probably need to add a box to put my VFD, variable frequency drive, near the thing there. Let me show you where it is. Okay, so this here is the controller. So I will probably have to add to it or something to put on the variable frequency drive. Dami ko pang lilinisan kasi ito pa. Oh. Pagkatapos nito, ito naman. Pero yung 3D printer ko, in-update ko na to last year. Eh. So, maayos to. Pero itong computer na to, nasa high school pala si Jeremy nung binili ko to para sa kanya. Eh ngayon, graduate na siya. So, at least, this computer here is at least 5 years old. Matibay, matibay din. Nga lang, wala na, bumagal na, mabagal. Pero, so this is the focus right now. Aayusin ko ito. Okidoki! Baby. Oh, so cute.
lovely. Look at that. So shiny. Yeah. That's my baby. Okay, so, wow. Ito yung lahat ng parts ng carriage. Ang kailangan ko lang talaga, ito, saka ito, saka ito. Kaya, itong ibang to, mga, ano na yan, hindi ko na kailangan yan. Okay, so, I got the piece that I need. At, ang gagawin ko mo, ayusin ko na lang to. Tatakpan ko itong mga maliliit na butas na to. Dahil hindi ko kailangan yan eh. So lalagyan ko ng dowel. Igugulo ko tapos hayaan ko mag-cure. Tapos saka ko iisisin. Okay. So, eto na ngayon. Naayos ko na. Hindi ko na i-record lahat dahil umpisa ko ng umaga, panat kagad. So, nakalimutan kong i-film. Pero, ito ang ginawa ko. Pinaliit ko yung carriage na ganyan. So, pinutol ko lang. Okay. So, basically, ang mangyayari, kakadik ko ito. So now, ito na. I'm getting ready to bore holes on this one now. See, sinetap ko siya para maipapatno ko siya pag ganoon. Tapos, ayos. Okay. Whew. I just spent half a day trying to adjust my drill press. Because what happened was let me show you. Yeah, this table here, it became offset like about that much.
So I ended up making sure that, adjusting it, making sure that it's perpendicular to the bit. Yeah, like this. See? So wait, it looks okay now. I can't really tell yet until I make a bore and see if it's gonna be perpendicular. Alright. Just the whole day. I forgot to record everything too, though. Because I got too busy. Okay, so here's what I've done. I bore holes here. Two here, one in the middle, and then two on the other side. And this one here, in the middle, is smaller than the other four. Because I want a 1/4 bolt screw to be able to get in there, you know, with no problem. But here, I am going to be tapping it. Ang tap ito para may screw ko ito. So, sa middle nitong, oops, sa middle nito, dito, lalagyan ko ng butas yan, nakalabas itong ganito, ganyan, tapos, i-screw dito, sa gitna. Okay, back to work! Okay, so here you go. As you can see, pwede nang i-screwin yung ano, yung 1/4 20 dito sa gitna. See? Mamount ko na lang yan ngayon. Can screw it in. There. Then, lalagyan ko na lang ng screws dun sa dito. Saka dito, para stabilize siya. Okay, so here it is mounted, slightly, initially mounted. And the reason why I put a bolt in the middle, kasi para matansya ko yung tamang angle. Okay, I managed to reconfigure. Check this out. I made this jogging control. It's working now. It's running. It still runs. Go to zero. Okay, so I used 16 gauge power cord to hook it up to the power supply or the plug. Okay, so now I've wired the VFD and the plug for the
spindle. Took me a whole day just to do this because I couldn't find the right parts, you know, the right cable. But it turned out okay, you know. So it's ready. But before I do that, okay, guys, bad news. I had the VFD wired and ready to be connected to the power supply. Tapos nung silaksak ko, walang power. Tapos umusok lang ng amoy, parang amoy sunog. So, kinonta ko yung seller. Kakukonta ko lang sa kanya. At mukhang di pa sumasagot eh. Ewan ko. Yun ang hirap nung pagka bumibili ka ng mga items sa internet. Minsan makaka-receive ka ng mga palpak. Tulad nito, maghihintay na naman ako. Ewan ko, siguro mga ilang linggo na naman. Para lang mapalitan. Ay, nakawa. So, naudlot na naman ang aking project. So, maghihintay muna ako. Oh, well. Later. Don't forget to like, share, and subscribe dito.